What's up nga sa inyo mga sir? For today's video vlog nga po ay pag-uusapan natin ang top 7 scooters below 80,000 pesos dito sa Pilipinas. At sasabihin din natin kung sino yung pinakamatipid na magkonsumo ng gasolina rito. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel at ngayon ka pa lang napadpad, huwag mo sana kakalimutan na i-click yung subscribe button at i-click na rin yung notification bell para sa tuwing nag-upload ako ay lagi kang ma-notify at lagi kang updated. At simulan na natin. At ang ikapito sa ating listahan ay ang game changer ng kumpanyang Honda. Ito nga ang Honda Click 125i. Ang cash price nga nito ay 77,400 pesos. Ang down payment naman nito kapag 10% ay nasa 7,740. At ang monthly nga nito, kapag kukunin natin siya ng 36 months at ang babayaran nga natin dito buwan-buwan ay nasa 3,981. At sasabihin ko naman sa inyo yung basic information niya dito sa engine specification. Meron nga po itong 125cc engine displacements at naka-liquid cooled 4-stroke single cylinder at ang fuel tank capacity nga nito ay sobrang laki, nasa 5.5 liters. At yung estimated fuel consumption naman nito ay kaya niya magkonsumo ng 53 kilometers per liter. At tumatop speed nga ito ng nasa 110 to 115 kilometers per hour. At kapag meron ka namang nasirang pyesa dito sa motor na to, madali ka na lang makakahanap. Kasi sobrang dami na ng naka Honda Click, kahit saan ka magpunta, meron ka nang makikita nito. At dahil binansagan nitong game changer, kasi nandito na lahat yung technology na makikita mo sa 155cc category. Ang ika-anin naman sa ating listahan ay ang gawa ng kumpanyang Suzuki. Ito ang binansagan nilang motor ni Johnny Bravo. Ito ang Suzuki Bergman Street. Ang cash price nga nito ay nasa 76,900 pesos. At yung down payment nga nito kapag 10% ay nasa 7,690 pesos. At yung monthly nga nito na babayaran natin kapag 36 months natin siyang kukunin, yung babayaran natin ay nasa 3,957 pesos. Yung basic information nito sa engine specification ay meron itong 124cc engine displacements at naka 4-stroke single cylinder at naka air-cooled. At yung fuel capacity nga nito ay mas malaki pa kaysa sa Honda Click. Meron nga itong 5.6 liters. At yung estimated fuel consumption nga nito ay nasa 48 kilometers per liter. At tumatop speed nga ito ng nasa 95 kilometers to 100 kilometers per hour. Kahit maliit yung gulong nito, ay kayang-kayang makipagsabayan sa mga ibang scooter. At kung patipiran lang ng gasolina, ay mas matipid itong Suzuki Bergman Street. Ang ikalima naman sa ating listahan ay ang gawa rin ng kumpanyang Suzuki. Ito ang Suzuki SkyDrive Sport. Sobrang ganda na ng bagong disenyo nito at talagang nag-improve ang SkyDrive sa bago nitong tayo at talagang sporty ang datingan niya kumpara doon sa mga lumang modelo ng SkyDrive. Ang cash price nito ay nasa 67,900 pesos. At kung kukunin nga natin ng 10% yung sa down payment nito, ang idadown nga natin ay nasa 6,790 pesos. At yung monthly naman ito kapag 36 months natin siyang kukunin ay nasa 3,508 pesos. Dito naman tayo sa basic information sa engine specification niya. Meron itong 113cc engine displacements at naka 4-stroke, single cylinder, air-cooled at yung fuel capacity nga nito ay nasa 3.9 liters. At yung estimated fuel consumption nga nito ay nasa 53 kilometers per liter. At tumatop speed nga ito sa bilis na 95 kilometers per hour. At naka-fuel injected na rin ito. Ang ikapat naman sa ating listahan ay ang gawa ng kumpanyang Yamaha. Ito ang Yamaha MIUI 125 o mas kilala natin sa M3. Ang cash price nga nito ay nasa 72,400 pesos. At kapag 10% down payment nga yung ihulog natin dito, nasa 7,240 pesos siya. At kapag 36 months nga yung kukunin natin, buwan-buwan ang hulugan nga natin dito ay nasa 3,738 pesos. At dito naman tayo sa basic information niya sa engine specification. Meron nga po itong 125cc engine displacements
at naka-air-cooled 4-stroke single cylinder at yung fuel capacity nga po nito ay nasa 4.2 liters. At yung estimated fuel consumption nga po nito ay nasa 46 kilometers per liter. At tumatop speed nga ito sa bilis ng 105 to 110 kilometers per hour. At naka-fuel injected na po ito. Ang ikatlo naman sa ating listahan ay ang gawa rin ng kumpanyang Honda. Ito ang Honda Dio. Ang cash price nga nito ay nasa 49,000 pesos. At kapag 10% yung down payment natin ay nasa 4,990 yung ihuhulog natin. At kapag kukunin natin siya ng 36 months, ang buwan-buwan na hulog nga po natin dito ay nasa 2,728 pesos. At dito naman tayo sa basic information niya sa engine specification. Meron nga po itong 109cc engine displacements at naka-air-cooled 4-stroke single cylinder at yung fuel capacity nga po nito ay sobrang laki. Nasa 5.3 liters nga po ito. At asahan po natin na yung estimated fuel consumption nga po nito ay nasa 58.3 kilometers per liter. Talagang tinalo niya pa po yung Suzuki Bergman Street dito. At kaya nga po itong tumap speed sa bilis na 83 kilometers per hour. At ang ikalawa sa ating listahan ay ang gawa rin ng Honda. Ito nga ang Honda Beat Street. So naka-FI na rin po ito yung mga latest na motor nito. Ang cash price nga po nito ay nasa 67,400 pesos. At kung kukunin po natin siya sa 10% down payment, ang hihulog nga po natin dito ay nasa 6,740 pesos. At kung kukunin natin siya ng 36 months, ang buwan-buwan na hulog po natin dito ay nasa 3,483 pesos. At dito naman tayo sa basic information niya sa engine specification. Meron nga po itong 108cc engine displacements at naka-air-cooled single cylinder 4-stroke at yung fuel capacity nga po nito ay nasa 4 liters. At yung estimated fuel consumption nga po nito ay nasa 63.7 kilometers per liter. At kung patitiran lang po ang pag-uusapan, Honda Beat Street na po talaga ang mananalo dito. At hindi nga po itong kayang tapatan ng ibang kumpanya. Talagang pinapriority ng Honda na makatipid tayo sa gasolina natin sa pang-araw-araw. Lalong-lalo na po, araw-araw tumataas ang presyo ng gasolina. At malaki po yung matitipid nating pera dito kapag ginagawa natin siyang service pang araw-araw sa ating trabaho. At maganda rin po ito pang long ride. At kaya nga po nitong mag-top speed sa bilis na 100 kilometers per hour. At dito naman po tayo sa ikauna sa ating listahan. Ito nga po ay ang gawa ng kumpanyang Yamaha. Ito ang Yamaha Mio Sporty. At binansagan nga po itong motor ng bayan. Dahil kahit saan tayo magpunta, meron po tayong makikitang Mio. Kahit nga yung sa kapitbahay natin, meron po yung Mio Sporty. Ang cash price nga po pala ng motor na to ay nasa 67,900 pesos. At kung kukunin po natin siya sa 10% down payment, ang hihulog nga po natin dito ay nasa 6,790 pesos. At kung kukunin po natin siya sa 36 months, ang hihulog po natin buwan-buwan dito ay nasa 3,508 pesos. At dito naman po tayo sa basic information niya sa engine specification. Meron nga po itong 114cc engine displacement at naka-air-cooled 4-stroke single cylinder at yung fuel tank capacity nga po nito ay nasa 3.7 liters. At yung estimated fuel consumption nga po nito ay nasa 45 kilometers per liter. At kaya nga po itong tumap speed sa bilis na 95 kilometers per hour. At para po sa inyong kaalaman, kung itatanong po ninyo kung bakit nga po ito naging top 1 dito sa listahan natin, dahil kahit saan po tayo magpunta, gaya ng sinabi ko kanina, ay meron po tayong makikitang Mio Sporty. Kung masiraan po tayo ng pyesa nito, ay hindi po tayo mahirapan na maghanap ng pyesa nito. Dahil nagkalat na po yung pyesa nito noon pa man. At kung usapang kargado naman po, kung balak nating i-upgrade yung makina nito sa 114cc to 160cc, ay madali lang po nating ma-i-upgrade yan. At sa mga accessories nga po, Mio Sporty po ang napakaraming pyesa dito sa merkado. Kahit nga po sa Shopee, kahit sa mga motor parts nga po dyan sa tabi-tabi, ay meron po tayong mabibiling pyesa nito. At ito nga pong Yamaha Mio Sporty ay talagang pangmasa na.
kahit noon pa man po ay talagang tinangkilik na ito ng mga Pilipino dito sa bansang Pilipinas. At kahit nga po sa Thailand, marami po tayong mabibiling piyesa dyan. Dito na nga magtatapos yung video vlog review natin sa top 7 scooters below 80,000. At kung patitirang ng motor yung hanap mo, pwede ka nang mamili dito sa 7 scooter na to. At syempre, huwag mong kakalimutan na i-click yung subscribe button at yung notification bell para sa tuwing nag-upload ako ay lagi kang manotify at lagi kang updated. And thanks for watching!